Hello guys. So ngayon, pasayawin natin si Tito. Paano papasayawin si Tito? Ayan. Ang pinaka-pogi namin dito. Si Tito Dupo. Tito! Hello? Sayaw ka nga to. Sayaw! Kaya inuulan tayo dahil ano mo, sayaw tapos nagkaroon ka. Kaya inuulan tayo. Dito naman pinapahiya ako. Good morning everyone. For today's vlog, papasayawin po natin si Tito. Pipilitin ko ipapakita ko sa inyo ang talent ni Tito sa pagsayaw. Pero bago muna lahat, punta po tayo sa National Bookstore or kung hindi po sa National Bookstore ng SM Aura, baka sa Market. Bibili po ako ng materials pagdo-drawing today. I have a free time and then I have a lot po tambak na trabaho. Actually, last month, bumili po ako ng acrylic base paint. Sa online shop ko po siya binili. Sa Shopee ko po siya binili actually. May mga reviews siya na okay naman. But in reality, when ginamit ko po siya, yung acrylic niya is malabnaw. So, hindi siya pwedeng gamitin sa matagalan na purposes. Although, okay naman siya gamitin in watercolor base. Pero hindi talaga siya as in acrylic. Nakalagay dyan, acrylic colors. Pero nung ginamit ko na sobrang labnaw. Pupunta po tayo National Bookstore para maghanap ng color garantisado at kwalipikado na maganda. Ito po yung nagawa ko. Ayan, baka magalit yung magulang nito. Hindi talaga ito yung mukhang nila. Parang pumangit. Bagay talaga ako na yun. Tignan mo yung skin niya. Huwag nyo na lang tignan yung mukha kasi pumangit yung mukha niya dahil sa kumalat yung kulay niya. Hindi siya natutuyo agad. Para siyang ano, watercolor, ilalagay mo na siya sa mukha. Ayan, naging scattered siya. Ayun, naging multo na yung mga bata. Pumangit siya. So today, pupunta tayo ng market. Sabi ko nga, bibili po tayo ng materials. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano sumayaw si Tito. Please don't forget to subscribe my channel. But before anyone else, maliligo muna ako. Bye bye guys! See you mamaya! So guys, nandito na po tayo sa market. Ito, pupunta na po ako ng National Bookstore. Check natin, hanapin natin yung mga materials na hinahanap ko po. Sana makita ko po. So let's find out. So ngayon, ako po yung naglalakad. Ayan. Well, ito lang naman kasi yung pinakamalapit na mall. Bigyan po tayo sa National Bookstore. Paso kayo dito, kailangan na fill up. Oh, mahal. Ito po 770. Sige na. Ay, pipiliin ko. Ay, sobrang mamahal. Ito, pinagpipilian ko pa lang po. Undecided po ako ngayon. Wala na dito. Last na dito. 230 pesos na lang na to sa pera. Ito po yung mga nabili ko po. W colors, 24 tubes. Ayan. Meron akong binili na dalawa frame. So, thank you po. Nag-assist sa akin ito, si Shella. At si Chingu Losada. Gagawa tayo na di-display dun sa bahay sa Cavite habang hindi pa tayo naka-uwi. Siyempre, madami pa akong mga gawain. Kaya, unahin ko muna yun. Ayun na nga guys, nandito na po tayo sa bahay. Thank you po sa pagsama sa akin sa pamimili ng aking materials. Masyadong mahal po yung materials. Ayun na nga po, ang nabili ko po yung 24 tubes. Ito po yung Febio brand. Ayan, nakikita nyo naman po, Febio brand po siya. Acrylic base. Siguraduhin na maganda dapat. Pero yung ginamit ko po yung lately, yun po yung mga tira at saka mga tira-tiras. Febio po. Pero maliit lang po yun. At nasa 200 plus pa lang din po yun. Ito is 24 pieces. So, madami na po siya. Yung isa is 18 pieces. 18 pieces po is 650. And this one is 770. Ewan ko lang kung nakikita po ninyo. 770 po siya. Difference niya is 120. Ang hinahanap ko po kasi talagang kulay is ito. Yan, si number 27. Si Rose Lumiere. Rose Lumiere po yung nakalagay dito. Pero semi, ano siya, skin tone. Perfect yun siya sa mga skin color. Medyo maliit lang siya kasi maliit yung tube. Yung nabili ko na Borocco,
yung sinabi ko sa inyo kanina. Boroko. Boroko sa akin. Boroko po is medyo maliit po talaga siya. As in, sobrang liit. Binili ko po siya sa Shopee. Ayan, nakalagay is acrylic color. Pero watercolor po siya. Dami namang ratings dun. Ito yung binili ko, medyo cheap lang siya, is 200 plus lang. Bili ko siya kasi akala ko maganda and then medyo malaki tignan. Kaya kung bibili po kayo mga online, just to make sure, ito ay reminders lang. Hindi ko naman sinisiraan yung mga ano. Pag bibili kayo doon, syempre siguraduhin ninyo na yung item na sinasabi nilang maganda yung ratings is yung item na talaga yun. Kasi may mga ratings po doon, magaganda, pero hindi ito yung items na nakita ko doon. Iba-ibang items kasi. Basta yung shop na yun. Nakakainis kasi ang watercolor lang siya. Hindi siya yung pwedeng lagyan ng tube para ma-mix. Eh ito parang may tubig na sa loob. So, nagsasayang na naman ako ng pera. Wala na nga akong allowance, binili ko pa dito. Hindi naman sa nagreklamo. So guys, yung sinabi kanina na ipapakita ko po yung talent ni Tito Weld. Ito na yun guys. Coming up. Si Tito. Tapos ganito. 1, 2, 3, 4. Napakahusay! Sabi ko sa inyo guys, sabi ko sa inyo, napakahusay ni Tito. Tito, ipapadala ko to sa ano, Wawawi. Papadala ko to kay Willy. Kuya Willy! May re-recommend po akong dancer sa inyo. Medyo maikli lang po yung video na yun. Hindi po scripted yun. Hindi alam ni Tito na ganun yun. Pero palagi namin ginagawa yun na. Actually, palagi namin ginagawa. Si Tito is napakabait. Pati si Tita, napakabait. Wala ka masabi talaga. Sobrang bait. That would be all for this vlog. Hopefully, nagustuhan nyo po yung video. Please give me a thumbs up. And kung meron man kayong mga requests and suggestions, pwede nyo pong i-share po dito sa baba. Bago po muna ang lahat ng mga nagpapa-shoutout po. Shoutout ko lang po si Franz Lester Padua, Porsche Paes, si Francis, ayan, Luzada, Rochelle Tamayo, Sardino, ayan si Sardino, napaka-supportive yan. Thank you sa lahat po ng sumusuport. Thank you very much. Sa mga hindi ko po na-shoutout, pwede nyo po akong i-message sa messenger ko or dito sa comment. Magpa-shoutout sa akin. Sa next video na po yun, kaya sana hindi po sana kayo magtampo sa akin. Okay, so that would be all. Ah, yun pala. Si RB Bantayan, don't forget to subscribe. RR King, sa co-blogger ko po. So that would be all. Please don't forget to subscribe. Thank you very much, guys. Have a good day.